Yo, what's up guys? This is the 2023 MG ZS Alpha. Sa unang tingin, nakala mong Mazda CX-5 eh. So, this is a short review, pero bago pa tayo magsimula, intro muna tayo. So ito nga guys, no, yung ZS Alpha, naka 17-inch rim siya, tapos yung tire siya 215/55/17, tapos disc brake siya harap and likod. Tapos yung side mirror niya, merong integrated signal lights. So naka K5 siya, so keyless entry, so papasok tayo na yan. Tingnan natin yung loob. Yan guys, no? Ito yung loob niya, ganyan. So, tignan mo naman yung design. Napakaganda. Simple siya pero maganda. Tuwan-tuwa ako dito sa mga seat cover niya. Ang ganda. All leather. Tapos ang ganda ng combination. So yun nga guys, no, yung ZS Alpha or ZS Alpha, yung minsan yun ang tawag nila. Ito nga pala yung top of the line nila. So try natin start. Ay, naka-on music. Off muna natin. So guys, itong model na to, yung ZS Alpha, is 1,043,000 ang brand new price niya. So isa siyang crossover. So ang mga kahilera nito, yung mga EcoSport, yung CX-5, yung Geely Coolray, at marami pang iba. Pero guys, nung namaneo ko to, akala ko medyo mabigat tumakbo. Pero para lang siyang kotse, magaang siyang tumakbo. Okay to, MG. So ganito yung style ng aircon nila, pabilog, so parang airplane style. Pero pag ako nakikita ng ganyang bilog, pumapasok sa akin mga Volkswagen eh. Dito na may adjustment ng ilaw, side mirror dito adjustment. Tsaka nga pala, 4-speed automatic to, hindi nila ginawang CVT. So traditional transmission pa rin. So pag nilagay mo sa reverse, makikita mo yung likod mo. Tapos meron siyang sports mode. Nilagyan pa nila na sports mode eh, hindi namang pang sports tong sasakyan na to, so may plus minus. Siguro dagdag tulong na rin yan pag gusto mong mas in control ka, de lagay mo sa plus minus. Tapos guys, meron siyang 8-inch infotainment system, touchscreen lahat yan. Dito yung control ng volume, so pwede mo rin i-adjust yan sa steering wheel. Tapos dito sa bandang baba, ito yung on and off na aircon. Tapos andyan din yung thermostat niya. So yan, on, pwedeng off, on mo ulit. Tapos makikita mo dyan, yan yung air vent selector. Mamili ka lang dyan kung anong gusto mo. Tapos dito yung defogger sa harap. Ito yung sa compressor, yung on off ng compressor. Ito naman para sa air circulation. Ito, defogger sa likod. Tapos adjustment ng fan blower. So yun nga guys, no, manual handbrake pa rin, hindi nila ginawang electronic, pero mas okay to para sa akin. So guys, itong leather trim na brown na to sa taas, premium feel, malambot sya. Itong glove box, okay naman sya. Marami ka naman mailalagay. Ayos na ayos. Ito yung hazard button. Ayan po. So dito sa baba ng air vent selector, makikita niyo yung cigarette lighter socket dyan. Tapos may dalawang USB port. Sakaling magcha-charge kayo, pwede dyan. Tapos andito yung lock and unlock button niya para sa pinto malapit sa door handle. So ito naman, tignan natin yung sa likod. So ganyan yung itsura ng likod niya. Maganda, kasi maganda yung seat cover niya. Leather, tapos may mga headrest. So, tara, pasok tayo. So, okay naman. Kasyang-kasya ako. So, dito sa likod, may mga pocket dito. Map pockets, yan. Okay naman. Maluwag naman, kasya ako. So, ang 511, okay naman. Pero pag 63 ka, yari ka na dito. Tapos guys, andito pala yung controls ng kanyang moonroof or sunroof. Kasi may iba, tinatawag nilang moonroof eh. Iba, tawag sunroof. Pero maganda siya, andito yung control. Yan yung curtain, maandar. Tapos pag isasarado mo rin, dito rin naman. So yan, para kang nasa aquarium.
yung effect niya. Maganda siya. Actually, hindi tinuturo sa kasa to eh. Pero ito yung tamang pag-start. Pindutin mo muna na hindi mo tatapakan yung preno. Tapos hayaan mo munang mag-grid lahat yan. So after nyan, pwede mo nang tapakan yung preno. Tapos, pindutin mo na yung push start button. Okay na. Ganun lang po. Pero syempre yung iba sasabihin, hindi, pwede na yan. Tapakan mo na agad yung preno tsaka i-start mo. Pero mas maganda pa rin po yung hahayaan mo muna yung ECU, basahin po lahat. Kasi puro sensor na ito pong mga modelong sasakyan eh. Hayaan nyo po muna mag-read bago nyo i-start. So, andito yung gas tank opener tsaka yung hood. Magkatabi siya eh. Medyo nakakalito. Pero buksan natin hood team, silipin natin yung makina. So yun nga guys, no, 1.5 gasoline engine siya, tapos equipped siya with DVVT, stands for dual variable valve timing. Standard na po kasi halos lahat yan sa mga sasakyan ngayon. Sa Honda VTEC, sa Toyota VVTi, sa Mitsubishi naman is MyVet. So guys, ganito yung itsura ng likod niya. Ang nakakatuwa dito pag bubuksan mo ito, oh. Astig, di ba? So ganito yung space, sakto lang. May mga malalagay ka rin naman mga luggage, pero hindi siya ganun kaluwag. Pero kapag tinupi mo naman yung silya nito, marami ka nang mailalagay. So merong ilaw dyan, yan, ganyan lang yung standard, yung typical na likod na medyo masikip. So given naman yon sa mga crossover, ganun lang talaga kalaki yung likod nila. So wala siyang tulak, no, pag pinindot mo. Talagang hahatakin mo muna siya. Tapos ito, mayroon siyang mga backing sensor dito. Yan. Yan, mga backing sensor yan. So yun nga guys, no, wala akong video nung minamaneho ko siya eh. Hindi ko na nakuha na yung sarili ko. Pero nung na-test drive ko naman to, okay siya. Maganda siya manakbo. Magaang siya manakbo. Para ka lang nagmamaneho ng kotse. So na-compare ko siya sa EcoSport nung bayo ko dati. Mabigat manakbo yun eh. So kung i-compare ko yun doon, mas okay to, magang manakbo. Tapos meron nga pala tong trunk release. Hold mo lang siya. Open na yung likod. Kaya lang, yung problema, hindi talaga siya kumbaga hatakin mo pa rin para mabuksan mo. Hindi talaga siya yung maangat. Tsaka yung key fob, okay naman yung itsura. So yun nga guys, no, yun lang yung simpleng review ko dito. Kung gusto nyo bumili ng MG ZS Alpha, huwag na kayo magdalawang isip at kumuha kayo, at okay na okay itong sasakyan na to. Maraming salamat po.